idol at kabayan, kakaiba talaga si Foreign Affairs Secretary Locsin Jr. Good news number 1. Sabi ni Secretary Locsin, tuloy ang pagpatrolya ng Pilipinas sa Spratly's Island sa West Philippine Sea sa kabila ng mga banta ng China. Yan ang lahing Pilipino na sa dugo ang tapang. Good news number 2. Coast Guard hindi pinayagan na magkaroon ng attache sa Beijing Embassy sa China. Yun! Dapat lang para walang mali siya at mga miscommunication na mangyayari. Tara, pag-usapan natin at panoorin ang mga pahayag ni Secretary Locsin. I-like ang video at mag-subscribe. Matik na! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat. Ang Pilipinas ay magpapatuloy sa pagpatrolya sa Spratly Island sa West Philippine Sea sa kabila ng panawagan ng China para sa Maynila na ihinto ang illegal na mga provokasyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng sasakyang panghimpapawid ng militar malapit sa lugar. Yeah, well, as long as we fly within our exclusive economic zone, yes, we should continue doing that. Because I'll tell you what's the other trigger of the Mutual Defense Treaty. And that is a strike at the Philippine military asset. Oh, you can laugh at our few boats of our Navy, but they're getting better and better under President Duterte. They were getting worse and worse under previous administrations, but under Duterte, we now have military capability. Okay. So we should just go do it. Okay. But the problem is this for China, that under the Mutual Defense Treaty, an attack on the metropolitan Philippines is an attack on the United States. A sinking or a downing of a Philippine military asset is the same. People have been asked, so what are you going to say about that? What I'm going to say about that is it's a free world. You can say what you want. Mm-hmm. I don't expect China to say, no, the Philippines is correct. No, I don't expect them to say that. We know we're correct. And so does the International Tribunal. I think that's what counts. Naman, dapat lang, Secretary Locsin, puro naman paninindak lang ang ginagawa ng China at pagpapakita ng puwersa upang matakot tayo. Pero sa kabutihang palad, meron tayong malakas, matapang, at masigasig na Foreign Affairs Secretary na handang tumayo kung ano ang nararapat at kailangan nating ilaban para sa ating bayan. Mabuhay ka, Secretary Locsin. Kasama mo kami na lumalaban para sa inang bayan, Laban Pinas. Tinanggihan din ni Secretary Locsin Jr. ang naiulat na panukala na maglagay ng isang attache para sa Philippine Coast Guard sa Beijing, China, na sinasabi na ito ay magiging koneksyon sa Maynila na maaaring ilagay sa kompromiso ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea. That's right. I see no reason for it. We have a defense attache for national defense issues, a separate Coast Guard. Oh, I'm reading my own tweet. Attache means we concede... Did Washington request? I also rejected. There's no need for them to be there. Remember, I can imagine that that there would be a Canadian Coast Guard attaché because the U.S. and Canada have had border disputes and other issues that involve the use of the Coast Guards of either country or both. And I can see a point for that, but I don't even know if Canada has a Coast Guard attaché. But I say no. Especially, I do not want it in Beijing for this reason. What does that mean? That means that the Coast Guard, which basically interdicts Chinese incursions, now will take it upon itself to be in Beijing, and whenever the Chinese want to make a naval movement in anywhere within our territory, they can discuss it with the Coast Guard. Excuse me. No, you only because discuss it with me. Mm-hmm. And mm-hmm. I discuss mm-hmm. it only with Lorenzana and June Esperon. The Coast Guard is an instrumentality of the policy we make. They do not make policy. May punto si Secretary Locsin. Dapat sa tamang kinaukulan lamang makipag-ugnayan ang China Coast Guard kung sakaling meron silang nais o gusto nilang maglayag sa mga teritoryo ng Pilipinas. Ayaw ni Secretary Locsin na magkaroon ng lapses o miscommunication at baka ito pa ang isang magiging dahilan na mawala ang kontrol at momentum natin sa West Philippine Sea. Salut sa iyo, Secretary Locsin. Isa kang henyo. Sang-ayon ba kayo, mga idol, sa naging desisyon ni Secretary Locsin Jr.? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Laban Pinas.